kaya tayo napasok pa doon yata sa kabila o doon sa kabila nga. Okay, so ito mag-exit pa ba tayo rito? Ano yan eh? Ano ba yun? Doon yung mga ibang truck ah. Alright guys, good morning, good morning. Ang current location natin is Chaplain, New York. Gusto kong i-share sa inyo mga kaibigan, oh, tignan nyo to. Dito sa US at saka Canada, parehas yung rules nila in regard sa mga school bus na katulad nito. Kaya kapag ka sinusundan mo ito or nakaharap ka, masasalubong mo ito, itong school bus na to, kapag ka lumabas yung kanyang dalawang sign na stop, kailangan mo talagang mag-stop. Yan, doon na siya. Kasi kapag hindi ka nag-stop dyan guys, sigurado malaking malaking ticket, ha? Matitikitan kayo ng todo-todo. Kasi automatic mamamainosan pa yung inyong ano, yung driving ano, drivers niyo, driver's license niyo. Ano? Kita nyo dito sa Chaplain, New York, hindi siya masyadong matao mga kaibigan. Meron din palang ano ha, meron din palang hindi crowded dito sa New York na lugar. Kala ko lahat ng lugar dito sa New York is sobrang crowded. Guys, itong ating GPS, ha, ito na yung ginagamit ko ngayon. Maganda-ganda ng ano ko, hindi na ako naliligaw. Ayan mga kaibigan, huminto lang ako dito sa gilid para ihanda ko yung mga papeles ko. Ayan yung aking ace manifest at yung Canadian passport natin. Lagay lang natin dito sa harapan para mamaya abot lang natin sa kanila. Malapit na tayo sa Chaplain, New York. At lagay ko itong mga papeles ko rito. Baka magtanong sila para may maibigay ako sa kanila. Yan. At dire-diretso na tayo. Meron pang message eh. Tignan lang natin ano ito. Drivers will be performing schedule of maintenance on Saturday, May 20. Okay. Ano lang. You have 4 hours and 40 minutes of remaining drive time. Gumilid lang ako dito kasi wala na akong makitang pagigilitan eh. Saglit lang naman, chinek ko lang yung passport at saka ano ko. Kung ano nandyan para sa ganun, hindi ako pa ano-ano doon sa border mamaya. Hindi naman pala masyadong ma-crowded dito guys. Mayroon pa palang lugar dito sa New York na hindi crowded. Ito ang lugar na to. Risa. Punta tayo ng Quebec eh. So lagay ko muna yung ano, yung border crossing. Start New York. Going to 237 West Service Road, Champlain, New York. Start New York. Mula dun sa Ohio kung saan ako nag
pick up, nag-deliver. Turn left at the stop sign. Gandito, ganito lang yung karsada. Kabahayan din, dinanang ko. Pero unlike dun sa ano, ha? Na, Champlain, kaliwa tayo. Plattsburgh, papunta ron. Kabahayan din. Magandaan mga kaibigan pagka Champlain Street. Okay. Kapag ka dito sa mga commercial route tayo dadaan, hindi matao, hindi matraffic, hindi masasakyan. So nga lang, medyo ano lang. Medyo pahinto-hinto ka yung speed mo rito. Yung posted limit, mapababa kasi kabahayan eh. Guys, ha, kita nyo ah. Seven miles, Champlain, New York. Cities ahead. Tahimik na lugar din ito, guys. So maraming pulis. Kanina pa ako maitmaya kung daanan ko yung mga pulis din eh. Sana pag-cross ko, pagdating ko ng Montreal, Quebec, meron na akong reload. At the roundabout, take the second exit to US 11. Yes! Driving safely, sabi niya. Thank you. Montreal! So, second roundabout tayo. Love you! Yan sa kabila. At the roundabout, take the second exit to I-87. Yes! Officially in town of, ano na guys ha? Town of Champlain, New York na tayo. Nakakita-kita nyo naman. Hindi masyadong
pa ano mag-grounded. Yeah, so Montreal 43 miles. Pupunta tayo ng Montreal. Quebec. 1 mile. Shout out sa mga taga Montreal, Quebec ah. To US 9. Antaway ako diyan mga sir, ma'am. Lagay na natin yung next stop natin. There you go. Reset. Euro. Going to 1111 Rue Marie-Victorin, Saint-Bruno de Montorvio, Quebec. Yes. Tahimik, guys, tahimik. In 1 mile, keep right to 115. Sign. United States of America. Nandito tayo sa likod niya. Oops. Masang iba yata yung napasok ko ah. Doon yata sa kabila. O doon sa kabila nga. Okay, so ito mag-exit pa ba tayo rito? Ano yan eh? Ano ba yun? Doon yung mga ibang truck ah. Doon, doon. Kailangan umiikot ako doon. Kailangan ko umiikot doon. Mamaya masermonan pa tayo, mali yung ano. Ay wala, hindi pwedeng maliwag. Hindi rin naman tayo po pwedeng umano. Bawal kong maliwa. Doon baka mayroon dito ano. Kasi first time lang natin dito mga kaibigan eh. Ah, ito tayo papasok. Continue on I-87. Dito. Pamuntik pa tayong mali dun sa ano. Dito tayo sa commercial. Eh, wala yun. Ito magagawa. First time natin eh. Ngayon lang tayo dumaan dito eh. Bus itong side na to. Arrive gun obligation dun tayo sa mga ano. Mr. Trinidad, a new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. Yes. Okay, James. Duty ko na para sa ano border crossing. Okay. Ah, ito na mga kaibigan, pag andito tayo sa ano, puro ano na ang mga salita rito. Puro French.
ito eh, troso yung daladala niya. Pasukin ko kaya ito. Yan, binigyan niya ata ako ng ano eh, pagkakataon eh. Troso ang dala. Finally, nakarating ulit tayo ng Quebec, mga kaibigan. Cross tayo ng Champlain, New York, papuntang Montreal, Quebec. Reviewin lang natin ang mga papeles natin. So, this manifest, tsaka itong passport. Yun lang. So, kailanganin. Kailangan ng mga papeles, nandito lang. Prince pa naman yung mga yan. Prince is speaking language. Matisign lahat yan. Akala ko naligaw na ako kaganina ng pasok eh. Hindi tayo pwedeng pumasok diyan kasi parang hindi yata pwede ang truck diyan kasi maliit. Oh, mababa yung mga clearances niya dito. Pwede nakaikot tayo kahit papaano. Ng US diyan sa kabila. Guys ha, dito na tayo sa border. Arrive can na tayo. Nakikita natin yung mga sign nila dyan. Arrive can. Sana hindi masyadong maraming katanungan kasi first time lang natin dumaan dito. Ang current na location natin or ito mismo. Ano ba to? Ito, nakikita nyo yung port of entry. Lacol, St. Bernard de Lacol. Lacol eh, hindi ko alam. Yeah. Good afternoon, sir. Hello. There you go. Alright, what do we got? We have a silicon rubber, sir. Okay, what did you bring down to the US? I don't have, sir. Okay. What did you bring? The load going to US, when, price, sir, price. Frozen price. Frozen bread or frozen? Price, sir, price. That come from... Simplot in Manitoba. Okay, there you go. Thank you, sir. Hours of service. It has 8 hours and 57 minutes of remaining drive time. Off duty yan. Alright guys, ganun lang kasimple, hindi na masyadong nagtanong ng ano si sir sa akin. Dito. Your lane, sabi dito. Exit, yan mga ano yan. First time lang natin pumunta rate. Normal lang maging paama-ama guys ha. Kapagka in 1/4 mile turn right on about 15. First time pumunta sa isang lugar.
katulad ko. Alright. Guys, we're officially in Canada na. Dire-diretso tayo all the way to Montreal, Quebec, kung saan itong loot natin is doon natin dadalhin. Turn right on lot 15. Okay. Alright. Alright, yung simula na mga. Okay, saan ba tayo dapat dito? Dami kasing mga yun, I-15. Lagay sa New York, sa may harapan natin. Kung pupunta kayo ng US, diyan kayo tatago sa kabila, duty free. Alright. Yan guys, officially, nasa ano na tayo? Nasa Canada ulit. May tatak ha. Yan. Guys. Yan, may tatak. Teka lang muna. At ano to sabi niya? Bonjour! Quebec, sabi niya. Walang sign na yan. Mayroong ano rito, timbangan. Dynamic timbangan. Dito sa Quebec, ang sukatan din ng kanilang ano rito guys, kahit sa Canada, Canada na itong Quebec eh, hindi siya kg ha, kundi pounds. Ito, pang-apat ko na yatang punta rito sa Quebec to eh. Doon pa tayo sa kabilang linya, company, so. Inspection, ano sabi? Papasok. Inspection. Papasok tayo. Basta yung araw eh, go ahead naman. O di go ahead tayo. Yun. Alright guys, no? Yan, nakatagos tayo ng matiwasay dyan sa scale na yan. All the way tayo sa Montreal, Quebec. Mga 39 miles pa, kaya sama-sama tayo. Joyride tayo. Samahan niyo ako papuntang Montreal, Quebec sa didelivery natin. So paano mga kaibigan? Continue on the current road. Okay. Hanggang sa muli no. Maraming salamat sa panonood. Stay safe and keep safe and keep on tracking. Peace out guys.
Lakay Pinoy Tracker.